So, kumusta naman trabaho natin dyan? What's up, vlog? Kinakamusta ka ni Mayor? Kung okay ka ba? Okay ba tayo dyan? Pasensya na. Ay, shoutout mo yung mga kasama mo. Shoutout mo yung ano mo, yung pamilya mo sa Pinas. Sinisilip na nila yung ginagawa nila. Kasi sabi ng karamihan, masarap daw ang buhay ng Seaman. So dito natin mapapatunayan. Kaya magrasa ka na daw. Anong masasabi mo sa trabaho mo? Pagod ka na ba o hindi pa naman? Nag-i-enjoy ka ba? Pagod pero hindi susuko. Wow, talagang lakas talaga. Sige, shout out mo yung mga pamilya mo sa Pinas. Shout out to... Tanggalin mo naman yung ano mo, yung... Yung mask. Huwag makilala ka. Nandumi yung mukha ko. Hindi ka nagsalamin? Salamin, siyempre. Safety first. Wala tayong... Talaga naka-safety first siya dyan. Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Nag-grind? Sakit likod ko. Sa kuryente pang nagdala niyan. O yung hand. Bye. Ito ba lagi pinapagawa sa hindi kang bote? Basta... Matapos lang yung... So wala siyang unit na binigay. Wala naman. So yan, yun ang kailangan natin ng ano. Kailangan susundin natin oras. Nasa Pilipinas lang yung unit. Wala dito. Okay. So, okay. Hindi mo... Matasiniban sa bibig. Wala dito. Hindi ka sa bibig. Luminon lang sa akin yung si... Hindi ko kilala. So, siya si AB. So, AB nakilala yung AB3. Si Ray. AB1, AB2, AB3. Basta AB sila. Yan. Thanks, troops. Interview natin, guys. A few moments later. So, what's up, guys? Thank you so much for watching today. At kasama natin ngayon ay walang iba kundi si ang kabaro natin. So bago ko pala simulan, ako pala si Messman, Jericho de los Santos. At syempre, for today this video ay about sa AB. Kasama natin ngayon si AB. AB, kamusta ka na pala ngayon? Ah, syempre, okay lang naman. Si pang ilang sampa mo na ba to? Sa AB or lahat? Para mabigyan natin din ng yung manonood, katulad yung nanonood sila, ilan taon ka ng barko? Late na ako nag-umpisa sa international trade, pero nag-umpisa ako sa ano, sa inter-island. Bale, stepping stone ko yung inter-island kasi hindi tayo pinalad na agad-agad makapasok sa international. So, inumpisahan ko sa inter-island, then nag-apply ulit. Then, sa awa ng Diyos, nakapasok din sa international. Okay. Hindi na diretso na ako nag-OS. Dalawang OS, tapos AB na kaagad, AB na. Ah, so ibig sabihin, bago ka nakapasok, nag-inter-island ka muna. Pero nag-school ka about sa pag-disiman? Siyempre, hindi ka naman makapasok sa ganitong trabaho kung hindi mo papasokin yung... hindi ka mag-aaral, kumbaga, na pagbabarko or yung course ko, yung Bachelor of Science in Marine Transportation. Wow, very nice. Pero hindi pa ako naka-BS, kaya hindi pa rin ako matawag na bachelor's degree. Nakakabilib siya, guys, no? Kasi nga sa murang edad. Ilang taon ka nag-barko? Ulitin mo. Murang edad? Hindi kasi batang-bata, diba na-promote agad siya bilang AB? Yung iba talaga, ang tagal-tagal nila. Ano lang yon, tsambahan lang, kumbaga swerte. Oras ko na siguro yon para ginibi. Ano lang, yung ginawa ko lang, nung OS pa ako, syempre, sa trabaho. Galingan mo lang, tapos akyat-akyat sa bridge, pakita mo lang na desidido ka mag-AB, na marunong ka or prepared. Ito nang bakit gusto mo pala mag-Seaman? May namana mo ba ito sa tatay mo, sa mga pinsan mo, kaya nandito ka ngayon sa Tagi-Seaman? Kasi ako, second time ko na talaga to. So ikaw, namana mo ba ito dahil gusto mo mag-Seaman lang? O talagang gusto mo mag-Seaman kasi gusto mo maraming pera, maraming sahod? Paano ba? Hindi ko masabi kung paano ako naging Seaman, basta sa way back na maliit pa kami, mahirap din yung buhay namin. So nakita ko lang yung kapitbahay namin, Seaman. Maganda yung buhay parang niya. Parang, so napaisip lang ako, baka yung umamad ka.
Hindi, hindi ko inisip yung umaman or ano. Yung sa akin lang na yung maranasan namin na kumain sa tatlong beses sa isang araw. Nagangandang din naman tayo ng magandang buhay. Yung, hindi umaman, magandang buhay lang. Magtrabaho. Naisipan din ba sumuko talaga? Hindi naman. Kasi syempre, di ba, pag first time mahirap siya, eh, parang nandiyan yung mga, yung hardworking, yung talagang dugo at pawis. Baka makarelate yung ating mga audience na aspiring sa'yo. So, sa hirap mag-apply, susuko ka pa ba kung nandyan ka na? Siyempre, tuloy. Paano? Ano yung requirements mo lahat muna? Para maging AB? AOS. OS. So, bago yun, nag-apply muna sa company. Yung company nga pala OS, internationally, or any ranks, dapat mag-apply muna. Pag nakapasok, nakasampa, pumasa medical, may mga trainings, doon pa. Pag nandun na sa Barko, yung sipag at tiyaga lang naman. Tsaka pakisama, syempre. Dasal. Yun lang naman yung ano, importante sa lahat. Di ba OS kayo yung unang-unang mong pagsampa? Magkano yung sahod mo? Medyo malaki pa talaga OS? O yung pagka-AB mo na promotion mo, nagkaiba, nagka-different na ng sahod? Kasi may nanonood sa atin, magkano yung sahod niyan? Tapos gusto ka nang malaman yung sahod niyan, yung mga ganyan. Yung OS ka muna bago lumaki yung sahod mo, AB. Nung unang sampa ko, OS, syempre malaki talaga kasi. Malaki talaga kasi. Malaki kasi. galing ako inter-island. So, nabigla din ako na ganito kalaki yung sahod. Maganda. Hindi yung sobrang laki. 100,000 ba? Hindi naman. May mga maswerteng aabot na ganun, pero sa case ko, hindi naman. Hindi naman. So, pero ito na, ano siya, maganda. Hindi ko sinasabi yung exact amount kasi hindi, parang ayoko. Parang hindi ko, ano eh, hindi ko, parang hindi ko kaya. Kumbaga, maganda lang. Maganda yung numbers. Numbers. Ilan zero? Depende sa'yo. So, ito AB. Kasi na-promote siya AB. Kasi first time ko lang dito na makasama siya. So, kaibigan ko na talaga touring sa kanya. At ngayon, nakikita nyo kami ngayon. Very close. So, sana maging long time na pagkasama pa rin dito sa trabaho namin. So, bilang AB, talagang nag-grow up yung sahod mo. Paano naging developed sa'yo na naging AB na ako, okay na yung sahod ko, yeah. Pre, pag galing ka OS tsaka mag-AB ka, may gap talaga ng sahod. Lalaki talaga, hindi naman pwedeng bababa. So, yung, kumbaga, nung OS, okay naman, tapos nung AB, nadagdagan, so mas maganda. Kumbaga, ngayon, nadagdagan yung sahod ko, then mag-uumpisa na tayo sa yung mga pangarap natin sa buhay, kung ano ba yung maganda nating ipundar. Kasi hindi naman habang buhay, malusog tayo. Tsaka maganda yung pangangatawa natin. Pasado tayo lagi sa medical. Okay. Darating din yung time na magre-retiro ka. At least maganda pag nag-retiro ka. May makita ka sa pinaghirapan mo. Siyempre, tutulong na rin sa pamilya at sa mga tumulong sa'yo dati. Or baka may matulungan din na maging channel of blessing ako sa iba. Parang gano'n. So, ang ganda ng advice ni Kabaro natin, guys. Talagang hindi ako makapagsalita kasi nga. Parang buong-buong puso na binibigay na sa inyo kung paano siya nagsimula. So, ito na nga. Ang tanong ko naman sa kanya yung CAB ba, ano yung trabaho niya bilang AB? Siyempre, hindi natin nakikita yung trabaho niya. At hindi ko rin talaga alam. Kasi messman ako, hindi ko nakikita yung trabaho niya. Sila nasa labas eh. Nasa loob ako. So, gusto ko malaman, Kabaro, yung AB at para yung mga nanonood, malaman din nila kasi hindi nila alam. So, ikaw yung mag-advise, ano yung ginagawa mo pang-araw-araw dito? Siyempre, bilang isang AB, yung priority mong trabaho is magtimon. Magtimon ng barko, papasok, palabas. Kung nasa watch mo or schedule mo, katulad nung umakyat ka sa bridge, ako yung nagtimon, nakita mo ako. Then, container vessel kasi kami,
isa rin sa mga trabaho namin yung maintenance ng barko, pagpapaganda. Tapos during loading and discharging operation, monitoring sa mga cargo, sa mga dry container, sa ikakarga or ididiskarga, and then sa mga special cargos katulad ng reefer at saka dangerous goods at saka yung may iba pa, yung mga OOG na tinatawag. So monitoring lang at saka sa ibang mga utos pa ng official mo. Yun lang naman. Yun lang daw. So nabigyan na tayo ng konting idea, basic experience na yan, o basics na kaalaman. Kasi buong-buo na ba yan o yan ang bait talaga yung... Depende sa barko na sasampahan mo. Yung inano ko lang, yung sa base lang sa amin dito, sa container, yun lang naman yung ginagawa namin. Day work, pag underway, tapos pag sa puerto, yun. Kung ano yung ginagawa during operation, gawin lang. Safety first, sinasabi. Anong pinakaiba ng AB sa oiler, sa wiper? Yung AB kasi sa kubyerta yon, yung wiper tsaka oiler sa makina naman sila. Yung pero AB yung ito. AB, yung katumbas niya sa makina, oiler. Yung katumbas naman ni OS, kung sa makina siya, si wiper. Ah, okay. Yun yung tawag sa kanila, pero sa makina sila. Kami, sa deck kami. Ah, deck talaga. Okay. Pwede naman kami bumaba sa makina, normal naman yun. Pero yung trabaho, I mean, yung trabaho, ganon. So, ito na yung huli guys natin katanong sa kanya. Anong gusto mong i-advise sa mga nag-a-apply na hindi pa rin nakakapasok, hindi pa rin natatanggap, wala pang requirements, zero experience sila? Dahil gusto nga nila malaman na makapagbarko sila, paano at paano nila sisimulan. Okay. Ma-assist mo naman yung sarili mo kung wala pa talaga, I mean, hindi pa talaga, wala pang swerte para mag-international ka agad. Sayang yung oras, so kung pwede, mag-inter-island muna, hindi naman masama yan. Gawin nyo lang stepping stone yung inter-island. Hindi naman masama na pumunta muna ng inter-island kasi nag-gain ka rin ng experience dyan, knowledge, na mabibit-bit mo rin yan pag nag-international na kayo. Kung pwede, maganda rin pag nag-inter-island kayo, piliin nyo yung malaking barko or mga 2,000 gross tonnage pataas para maganda naman din yung kung kaya nyo lang, kung pwede. Kasi kadalasan yung tinatanong pag nag-a-apply yung experience mo tsaka yung gross tonnage ng barko sa case ko. And then pag natapos na inter-island, ipon konti, then apply ulit. Huwag lang sumuko. Ako nga, 5 years ako nag-apply or sobra pa. Nandun ako sa point na susuko na ako, pero nagbukas naman yung agency ko ng opportunity. So, thank you. Thanks God. I-green up ko. Kaya yun lang, sikap. Sikap lang. Then, kasal lagi. Sarili. So, yeah. Review, syempre. Tapos, baon-baon din pag yung sa mga interview kung meron. So, I mean, kapag hindi sila nakapag-aral, katulad mo, nag-school ng nautical ba? Nautical study kay. So, yung iba, based sa nanonood, hindi sila nakapag-school. May kakayahan ba sila maging OS? Hindi ko masabing oo, hindi ko rin masabing hindi. Pero, pwede naman. Hindi naman porque hindi ka nakapag-aral yan eh. Hindi na pwede. May kasama din ako, galing siya ng Saudi, tapos kasabayan ko nag-training sa company. Hindi siya nag-aral ng related sa ganito, pero nakapagbarko pa rin siya. Kaso, yung naging position niya, feeder, kasi welder siya nun eh. Ah, so, mas maganda pa rin talaga may experience. Pero yung mga walang experience talaga, wag mawawala ng pag-asa. Yung dasal. So syempre nakalimutan ko pala, ilang taon ka na nagsampa? O ilang taon ka na ba ngayon? Hindi, ilang taon ka na ba ngayon? So ngayon,
Yan, mahirap na sagot na tanong yan. Nakalimutan ko kung ilan taon na siya, age. Diba? Kasi nagtataka, may bata pa siya, na-promote na siya. Age, 29 years old na ako, guys. So, ilan years ka na nagbarko? 5 years? 5 years na ako dito sa company natin. Tapos? Sa Inter-Island, mga 2 taon. So, ilan taon ka nag-start nun? Mga 22. 22 years old. No. 22 years old. Kasi last natin na tanong, last na to. Ano yung tinatanggap sa agency na age bilang isang nag-seaman ka? Ilang taon? May age ka? Parang ganun. Age gap. Yun na yung last na tanong natin, guys. Okay. Sa tingin ko sa agency natin, wala naman silang inaano na age gap. Pero sa nababasa ko sa ibang agency meron, mas maganda kung yung sa mga may age gap, maganda kung makapasok na kayo ng 35 below years old, mga ganun. Yung sa mga may age gap na company. Pero sa atin wala namang age gap eh. Kasi may nakikita nga ako dito na mga marami ako nakakasama na malapit na mag senior citizen or ano, parang na yung ganun ba. So walang, sa akin lang walang age gap, kasi kung may age gap matagal lang sila pinababa, or kung mag-apply o yung sa applyan nga wala naman ganun. Okay, so yun nga lang guys, not na nasabi na ni AB yung kanyang mga experience at salary, at thank you so much.